Hello, what is up guys? Magandang gabi sa inyo lahat at andito naman pong muli ang inyong Ninja Farmer at your service. At for today's video guys, let's talk about na naman another free to play, play to earn NFT game na upcoming pa lang. Okay, puro na lang tayo upcoming. Pero okay lang yan, pag lumabas yan lahat, sabay-sabay naman yan, sandamakmak, sang katutak. At ayan guys, shoutout ko tong mga to. Mga tropa kong NFT content creator no dito sa YouTube, mga tropa ko yan. And Sir Chase Cake Place, Grison TV, Gatsky, Boss Amo Official, Let's Earn with Atenebs, Pinoy NFT Review, Mac Gregorski, Stray Games, Damian Wolf, at ayan si Mac Gregorski ay nag-artista yan no, isa yung freelance actor. Okay, at ayan guys, visit niyo ang kanilang mga YouTube channel. At the same time, please guys, pa-support naman, no? At ayan, maraming salamat sa inyo mga sir at mga ma'am, no? Dito na tayo sa ating new subscriber, si Sir Admiral. Shout out sa iyo, sir. At ayan, pinapa-review niya sa akin yung Guild of Guardian. Actually, antagal pa ng game, no? Matagal pa siya. Ayan. Noong April 26 siya na ano dito sa game list natin, ngunit siguro na tabunan kaya hindi ko napansin. At ayan oh. Ayan. Makikita nyo April 26. At ayan, Mutable X ang gamit niya at Ethereum blockchain. At pwede siyang laruin sa Android and iOS, free to play siya at NFT supported siya at the same time play to earn. Okay. Then guys, medyo pahapyawan lang natin ang pag-review sa game dahil matagal pa naman at pwede pang magbago ang lahat dyan, no? Di natin alam kung ano pang mangyari. So, let's talk about agad sa mga rekta-rektang usapan. Huwag yung masyado tayong maraming paliwanag na halos parang wala namang katuturan, no? So guys, ayan, mag-ano kayo sa kanilang email address. Maglagay kayo ng email address niyo diyan para if ever ma-inform kayo kung anong mga kanilang tawag nito, mga bagong updates, no? Kape muna tayo, guys. At ayan, no. Sarap. At ganito ang pre-alpha footage. Panoorin niyo muna saglit while nagpi-prepare ako. Sarili ko. Gabi na kasi. Okay, ganyan na ganyan guys, no? At ganito tayo guys. Ngayon, pag-usapan natin. Ito ay isang epic fantasy RPG. Okay. Explore rich world of dungeons. Then, merong mga magic, orcs, elves, and more. Okay. Loot and trade. Yung sa loot and trade guys, paliwanag ko yung mamaya kung bakit naging sabi niya, own your loot for real. Forever. Trade anytime. Trade any item to other players. Okay. Guild multiplayer. Play with friends, work together, take down two bosses. Guys, ito, medyo totoo tong introduction nila, no? Medyo parang natauhan ako dito sa introduction nila. Totoo naman talaga to. Kasi ako, old player talaga ako, guys, since mga year 2000. Naglalaro na ako ng mga online games, no? At ayan guys, no, totoo yan. Ayan sabi dito, players spend $100 billion each year on in-game items which they don't truly own. Tama yan guys, maraming akong ganyan nilaro noon. Kesyo, magbibili pa ako ng mga card, no. Mga 10 peso card para makalaro lang ng isang oras sa game. Dami niyan. Dami ko mga nalarong ganyan. Ang sabi niya man, this is wrong, no? Okay. Players deserve to be able to own and trade their NFT. I trade their assets for real money. Okay. Yun nga. Nadadirect na ako sa NFT dahil yun talaga yung tinutumbok nila eh. Okay. This is why we are building a free-to-play mobile RPG where players can turn their passion into NFTs. Okay. Maganda yung kanilang ano, no? At ayan, partners nila, andyan si Mutable. Okay? At
wala na kayo makikita sa lahat dyan. At kung i-check natin ang kanilang Twitter, Twitter lang muna guys, no, kasi sumali na lang kayo dyan sa mga ano nila, ibang social media links nila. Ilalagay ko yung mga links doon sa ating description box para mapuntahan nyo ang kanilang mga social media accounts, no. At ayan guys, 127 followers na sila. Okay, oops, medyo naglalag. Ayan, may pa-trailer pala sila dito. Okay, The Next Frontier, Guardians, tignan natin. Oh my god, merong boses. Ayan, no? Wait, ganyan pala, tago muna natin itong ating face. Wow. Alright, play and earn NFT. Wah, keng kuya. Sana mabago nila yung ano, no? Sana mabago na yung itsura ng mga hero nila. Parang parang kengkoy na kengkoy. Okay, but kung kikita ka naman, di baling kengkoy na nga. Okay lang. At ayan na guys, no, umulit na. So out na tayo dyan. At dito na tayo, paliwanag ko yung about sa game, no. Punta tayo sa kanilang white paper para hindi sa banag. Okay, then naglagay ako dito ng mga pointers ko, 2 and 3 and 7. Okay, punta tayo sa kanilang white paper guys. Kasi itong mga ginawa kong parang pinaka pointers na number is, which is yung yun yung mga page na mga importante, no. Okay, sa 2, sa number 2 tayo. Ayan. Ang sabi nga raw dito guys, ayan ha, Pan Mobile RPG daw, ayan, nagpaplano daw sila ng combination ng RPG na Deep Strategy, Dynamic Trading Economy, Metagame, ng social focus ng game, ng gameplay is to keep player engaged for years. So kumbaga, ang gusto nila mangyari guys is pagandahin nilang laro, lagyan nila lahat ng hanggat kung ano ang pwede nilang mailagay sa laro para lang yung mga players ay hindi maboring sa game, no, at magtagal sa game. Yun yung gusto nila mangyari, no. At at the same time guys, ang kanilang play and earn mechanics ay ayan, sabi daw nila gusto daw nila na sustainable ang kanilang economy. At the same time, ayan, kaya nga players ay maglalaro ng free at kikita ng bot NFTs and tokens. How could it be? Pero guys, totoo yan. Ayan, nakalagay talaga yan sa ano nila, no, na kikita tayo dito ng, kahit free to play lang tayo, kikita tayo ng NFT at token dito sa game. Okay, mamaya makikita natin yan. Totoo nga ba? And then dito guys, gusto nila sustainable talaga ang kanilang ano. Gusto nila kahit sa community ay ano sila, ano, kumbaga talagang active sila para ano. Yung parang gusto ko ipaliwanag sa inyo na kahit di binabasa yan, ay yung ina-adapt ko yung ano ng team, no. Gusto nilang iparating na gusto nila yung game ay maging sustainable at the same time maging attractive para sa players, na para magtagal yung player, no, na maglaro. At ayan nga, gamit nila dito ay si Mutable X na blockchain, kasi gas free trading. Okay? Instant and gas free trading. Guys, gas free trading. Tandaan nyo yan. Bawat ay yung mga transaction natin dito ay gas free. Di ba maganda? At ayan guys, no, dito na tayo sa number 3. At ayan, itong game na to ay dinevelop ng Stepco Games, and published by Immutable. Okay, si Immutable ang nag-publish. So ang sabi daw nila dito guys, si Stepco Mobile Game Development Studio ay nakapag-release na ng multiple titles with 5 million downloads, no.
While naman si Immutable ay siyempre magandang blockchain din to. At ayan siya nga yung nasa behind ng Gods Unchained. Alam niyo yan guys, si Gods Unchained, ang daming kumita dyan, no? Ang dami kong kilalang kumita dyan. Ako, ang dami kong nakuhang card dyan. Kaso nga lang, yun nga, medyo marami pang proseso sa loob para ma-merge yung mga mismong makuha yung mismong NFT, no? Kaya hindi ako nagpatuloy dahil marami akong nilaro noong panahon na yun. At ito nga, you know, nung 2020 pa sila nag-start. At ayan, yung founder nga nila, ng NFT founder nga nila dito ay nag-generate na ng almost 4.6 million USD. Okay? At sa ayan, sa mga larong-larong yan, no. Bahala na kayo diyan tumingin, guys, no. Okay? At ano bang next natin? 7 at 9. 7 at 9. Okay, 7 tayo. Then ayan, dito ang sabi dito sa 7 ay dito na yata. Players spend billions on in-game items but cannot trade them or turn gaming into career, no? Game companies are building close world real digital items, which means kasi ang parang binabanggit nila, guys, no, yung mga ibang laro daw ay yun nga, parang kumakamkam lang sa tao ng pera, no? Dahil gumawa ng laro, tapos bibili ng mga items sa kanila, bibili ng kung mga ano-ano mga package, mga ganyan. At wala naman nangyari. Yung character, ganun lang. Pag napa-level mo sa God, pagkatapos, siguro pwede mong maibenta sa mga tao rin yung character na yun. Pero at the same time, wala kang mapapakinabangan talaga mismong sa game, no? Mismong doon sa company. Wala kang mapapakinabangan. Okay? Then, we believe this is wrong. Okay? Tama naman sila. Bakit hindi? Okay? At ayan nga, sabi dito ay talagang gusto nilang baguhin ang lahat, no? Ng paningin ng isang mga player, no? Kasi gusto nilang i-prove daw na makakapaglaro ka ng libre, nakikita ka. Okay, yun yung gusto nila dyan. Basta bahala na kayo magbasa-basa dyan. Kung tutuusin, yun yung parang gusto nilang iparating. No? Maglaro ka ng libre, nakikita ka. Okay. Ayan, growth and strategy. Dito naman, guys, ay nandito lang ako sa baba nun, eh. Okay, ayun. Pray to play and earn. Okay? Then ang sabi dito ay ang pinaka the best dito sa page 9 ay ayan nga, ang sabi dito ay the in-game currency of Guild of Guardians will be tradable. Kung naiintindihan nyo, guys, ang sabi dito, yung parang ang in-game currency dito na, which is yung gem nga tawagin nila, is pwedeng i-trade, no? Kunwari, kunwari, sabihin ko na lang, sir, ganito, kunwari, sabihin ko, sir, pwedeng i-trade na lang natin sa GCash yung gem ko. Kunwari, meron ako 1,000 gem. Ba, okay lang ba kung i-trade natin sa GCash? Ibigay ko sa iyo yung gem in-game ng for free kasi wala namang ano yung guys, gas fee. Ibigay ko sa iyo, then send mo sa akin GCash. Parang style ganyan, no? Kaya, no, the in-game currency of Guild of Guardians will be tradable. Very good. Very good, very good, very good. Very good yan. Pagkatotoong nangyari yan. Ayan. At nasaan na ba tayo? Number 9 and number 12, 13. Okay. Number 12, 13 na tayo agad. Ayan, heroes. Ang sabi dito naman sa heroes are unique character. No? Players deporting. Marami pang ano. At dito na tayo, no. Sa heroes in Guild of Guardians are found from summoning. Okay. Makikita lang daw makakapag-produce ka lang ng hero by summoning, which can be done by purchasing a summon or playing the game. Okay? Guys, ang sabi dito, purchasing a summon, parang purchasing a summoning card or something, a summoning scroll or ganyan. So, lugi ba tayo dun, guys? Hindi.
para lang yun sa may mga gustong bumili. Pero kung ikaw naglalaro naman, mag-ipon ka ng shards. And guys, or playing the game and earning summoning shards. Yun na nga guys, pag nakakakuha ka ng shards, at the same time naipon mo at sinomon mo, no? In-exchange mo into summon scroll or something parang summoning card, ganyan nga, at lalabas, pwede mo nang may summon. At yung may summon mo na item dun, na hero dun guys, ay magiging NFT yun, no? Magiging sayo yun. At pwede mo ring ibenta yun, no? Okay? At sa dito na tayo guys. Okay, dito na tayo sa ayan. Ang factions guys, no? Merong iba-ibang factions. So, kumbaga kung sa run online to guys, meron tinatawag na Mystic Peak, meron tinatawag na ano, kung sa iba to ay meron kung tinatawag na races, no? Merong elf, merong human, merong orc, ganyan. Dito naman Empire Glade na Horde. At ang classes guys ay tatlo lang muna, no? Di natin alam kung magdadagdag pa sila. Meron silang Ranger, which is yung long range nila, yan yung archer. Yung melee, which is yung fighter nila, yung warrior. Yung mage, which is yung magician nila, or parang pinakatinatawag na sorcerer, no? Ayan, elements guys. Earth, fire, water, dark, and light. At ang kanilang rarity, ayan, legendary, epic, rare, and common. Pagbago ka dito at free to play ka ay common muna. Pero huwag kang mag-alala kung common lang yan. 15, 16, 17. Mamaya may itarin natin yun ah. Pets and energy booster. Okay. Dito sa kanilang pit guys. Pit. Ganito sa kanilang pets. Sa kanilang pets guys. Ayan. Meron silang type of pets, which is isang pet ay worker, passive generation of crafting resources, no? At yung scouts naman, increased dungeon item drop chance kapag siya ang gamit mo sa dungeon, kaya dapat kumpleto ka sa mga to. Kasi kung magka-crafting ka or pang-crafting to itong isang worker, at itong isang naman ay pang-dungeon, at ito naman ay Hunter ay increased dungeon complete rewards. Pero I think siguro baka pwede mong pagsabay-sabayin gamitin yung mga yan, no? Ilang natin ano. At ayan na yung kanilang mga characteristic ko. Oh, rarity. Sorry, characteristic. Rarity nila. Legendary, rare, epic, and common. Okay, then. Ayan. Dito naman sa kanilang guys. Kanilang sa Guild of Guardians naman ay ayun nga, ang gusto nila mangyari dito, no, di katulad sa ibang laro na mga free-to-play din na mag-generate ka na merong 20 energy, tapos pag naubos ay wala ka na, di ka na makapaglaro sa isang araw. Ito naman, kakaiba naman dito sa kanila, no? Dahil ang gusto nila mangyari ay merong mga nakadesign yung Guardians talaga na nagpo-produce siya ng mismong energy, no? Okay? Para hindi maubusan ng energy. At the same time, meron nga lang silang patig. Nagkakapatig ang isang hero dito, no? Remove the patig. Great. Increase a hero suffer when going into a dungeon. Kumbaga pag pumasok sa dungeon, parang nagkakaroon ng ano yung andito. Parang kunwari, nababawasan ng armor niya or nababawasan ba yung something damage niya. Nagkakapatig siya noon na kailangan mo rin ipahinga para siyempre, para mag long term yung game, no? Hindi maabuso. Baka mamaya, abusado ka masyado. Nakabot ka. Kasi dito nga, guys, ay meron din silang dito yung parang nabasa ko yan dito na iniiwasan din nila yung mga bot. At ayan, malapit na mo tayo mag 20 minutes. Ang haba kasi talaga nito guys. Promise, 33 pages to guys, no? 33 pages to. Kaya nakakatakot tong na to. 15, 16. Okay, 16. Dito na sa kanilang weapon guys, no? Ito ang kanilang mga klase ng weapon. Ayan, weapon, helmet, jewelry, and boots. Okay guys, napaliwanag ko na sa inyo ang hero, ang pet, at ang equipment. Okay guys, sana bilong yon. Nabilong yon sa ARC
721, which is a NFT, no? Nabilong yun sila sa NFTs, guys. Non-fungible token. Yung mga yon, yung hero, yung equipment at yung tinatawag natin na pets ay pwede mong i-trade in game, no, ng zero gas fee yun. Guys, zero gas fee. Okay? At nasaan na ba tayo? 16, 17. Okay, 16 ha? 16 and 17. Okay, dito 17. Ayan, dito naman sa kanilang ano, guys, kanilang guild crafting, no? The only way to create NFT items in guild, sa guild naman, guys, no? Guild of Guardians is from guilds, no? Ayan, merong bawat, sandaliin ko lang to, guys, ang bawat isa sa inyo ay merong tinatawag na participation. Kung meron kang item na ganito at kung meron kang item kesyo na ganyan, pwede mong parang pinaka-donate doon sa kakulangan doon sa mismong item na binubuo ng guild master nyo. At pag nabuo yun at naibenta yun sa market, maghahati-hati kayo, no? At walang lamangan yun. Kung ilan yung percent na binigay mo doon na materials, ay yun din ang magiging ano mo, parang pinaka-hatian, no? Yun yung paliwanag dyan. At ang guild master lang ang may kakayahan na mag-craft, no? So kayo lang ay magpa-participate. At dito, guys, andito na papasok yung hero merging, no? Ang hero merging, guys, ay ayan. Kung ikaw ay free to play lang, siyempre yung unang common heroes mo ay hindi natitrade yun, no? But wait. Yung kunwari meron kang common hero na 5, pagka inano mo yun, pag klase ng hero, 5, pag minerge mo yon, magiging rare yon. At pag meron kang 5 rare, magiging isang random epic yon. At pag meron kang gano'n na epic, ay magiging legendary yon. So, paano pag legendary? Magagamit mo ba? Oo. Ayan, sabi dito, players can play for free and eventually work their way up to owning legendary heroes. At yan, pwede mo yan ibenta, no? Okay? Ayan, daily token rewards. Meron yan lagi sa kanilang mga pa-mission, mga kung ano-ano sa game. Ayan, ayan, gems ang tawag sa kanilang token, ha? Yan yung sinasabi ko, guys. Yung gem na yan is pwede mong i-trade. Ang nakakatakot lang dito, guys, no? Ang nakakatakot lang. No, ako lang, ang pananaw ko lang sa game, ang isa sa nakakatakot, yung baka abusuhin ng mga bots, no? Pero, ang kagandahan naman dito, may nabasa ako rito, kung hindi ko mahanap ngayon dito, basta nabasa ko, parang per device is one account lang. Parang ganyan. Kasi baka maabuso. Yun nga, yun ang iniisip kong isa, kung ang gem ay na iti-trade ng libre, ay baka abusuhin nga, gumawa na maraming bot para magka-gem na magka-gem na magka-gem, ipasa dun sa pinaka-main account, balda na ang laro. Goodbye, bye-bye. Yun nga, no? At saka yan, may mga pa-leader ba, leaderboard prizes sila, which is yan yung parang pinaka-tournaments, no? May mga tournament, ayan. Yan yung kanilang token, no? Gem, Guardian of, Guild of Guardian. Parang ang nahihirapan ako sa pagbanggit nito, Guild of Guardian. Dapat Guardians na lang to. Joke lang. At ayan, guys, nung humahaba na yung ating ano. At ayan, ang kanilang token ay ERC-20 yan, which is ng Ethereum yan, no? Okay? At yung ERC-721, yun yung NFT nila, yun yung tawag nito, which is yung equipment, pet, and hero. Okay? Na pwede maging sayo, no? At nasa na tayo? Sa 24 and 25 na tayo. Okay, last. Okay? Ayan, guys, no? Okay. Ayan na. Ito na ang technology. Gem will be ERC-20 tokens issued on Ethereum. They will be tradable by anyone. Ayan, guys, no? Ang ganda, no?
And our goal is to list on automated market makers such as Uniswap and centralized exchanges, which is yung mga katulad ng mga Binance, mga ganyan na centralized exchanges yan, no? At all blockchain assets and in-game item heroes and pets are ERC721 tokens. So NFT nga sila, guys, no? There will be issued on Immutable X, which is in an exchange infrastructure that feature. Okay? Parang inaantok na ako, guys. But ayan, guys, no? Zero gas cost to peer-to-peer trading. Ayan, kaya ang ganda, guys, no? Basta dito sa Immutable X, ayan, zero gas fee sa kanilang trading. But wait, pag second-handed ka na pala dito, guys, may nabasa ako dito sa sobrang dami nitong ano ng white paper na to. First time ako nakasalubong ng ganitong klaseng white paper. Nakita ko, guys, na yung tinatawag nilang itong second-hand, kumbaga, kung ikaw na yung pinaka-second-hand nung tumanggap ng item, pinaka second owner ka na, bale. Ay hindi, pang third owner ka na. Yung second hand, magagaspi na yun, no? Yung unang trade lang ang zero gas. Ewan lang natin, tignan lang natin in-game. At ayan, handle daw ng 9,000 transaction per second. Wow, ang ganda. Ang ganda ng game, no? Nakakapag-handle ng 9,000 transaction per second. Grabe. At ayan, support ERC20 and ERC721. At ayan, guys, no, ang roadmap, ayan, umulan na dito ngayon sa amin, kakaulan lang. Ito na natapos nila, at ito pa lang ang upcoming roadmap. So, makikita natin dito na ang game release ay sa 2023 pa, no? So, ang tagal. Alam nyo, guys, kung gaano katagal yung pagpaliwanag ko rito, ganun din katagal yung paglabas ng game, yung mainnet nila. Pero ang ganda ng game, no? Ang ganda ng specs ng game. But ayan, ang tagal din ng video natin. Ang tagal ng ano ng game, ang tagal din ng video natin. Yun lang. At magandang gabi sa inyo lahat, no? At ayan, I love you all. God bless you all and bye-bye. I hope na hindi nyo ini-skip yung video para sa susunod nating update ay gameplay na agad, no? Okay, so bye-bye. I love you all. God bless. Keep safe always, guys. Bye-bye. Ooh.